la main de Morante, au dévalé d'une force, et ça dans l'histoire, ça prend les bons montants. On a commandé, tu vas dire, là c'est pour, on a dans l'histoire, il y a un cyclone de Genoise, ou un mal en Genoise, ou un démon camide, il dit qu'il peut examiner l'histoire. Question? Bon mal, bon mal. Kaila yang expert sa kasunod na month. Okay? Kasunod na month. February. Nalinawan ko ninyo. Basta kung ano mang petsa nakita mo, November or January, December, whatever, kung anong month, hindi ka pwedeng huliin kapag lumampas ka ng petsa doon sa expiration date. Basta kung yan ay October, buong month of October, pwede mong gamitin at hindi ka pwede lulihin. Sa kasunod naman, doon ka palang expire. Klaro? Okay, klaro. Now, itatanong ninyo, eh, Colonel, paano yun? Hindi ko na rin yun ang tama. Paano yun, Sergio? May maliit na halaga na ikaw ay papayaran. May babayaran ka, maliit na halaga. Parang 120 pesos lang. Okay? 120, ano po? Klaro, klaro? Klaro. Kailangan alam ninyo, kailangan ipagsabi ninyo, dahil dalawa ang problema sa enforcer. Mayroong walang alam, ignorante, meron namang alam, pero kakapusuhin ka. Okay? Thank you. Okay, ganito. May mga pulis, may mga enforcer na ignorante sa ganyan. Okay. Now, mahalagang paalala, ulit ko, mahalagang paalala sa inyong lahat. May magulong sistema sa LTO. Ano yung sinasabi? Ang renewal daw ng iyong motorsiklo ay base sa ND, na plaka. Tama? Narinig na ninyo yun? Eh, paano naman yung narisro na wala pang plaka? Oh. So dahil magulo, para hindi kayo mapiperwisyo, simple ang gagawin. Pumunta kayo sa pinakamalapit na LTO officer, pakicheck naman po kailan ang expiration date nito. Tapos pakisulat na lang po. Ipasulat ninyo sa likod ng official receipt. Sapagkat may mga pulis po at mga enforcer na hindi naiintindihan yan. At kayo ganun din. Samantalang kung nakasulat ng valid until, tapos isinulat, pinirma ng taga-LTO para malinaw na ba siya. Kasi po, sa katotohanan, magulo ang sistema sa ngayon. Okay? Guess nyo? Pero kung mapera kayo, 10,000 lang ang multa dyan. By the way, gentlemen and ladies, pag expert ang motorsiklo mo, ha? Sa pagiging expert, ang multa 10,000. Okay? At 2,000 sa pagmamaneho ng unregistered vehicle. So, 12,000 pesos. Klaro? Klaro, 12,000 pesos. Any question? Wala. Very good.